Oke, start ku tayo. Siguro nakita nyo na itong PowerPoint na ito. Ito yung very common 5 years ago sa SPP, sa mga solar group. Excuse me. Okay. Basic solar online class. So, wag nating expect na magdi-design tayo dito ng mga 200 kilowatt o 1 megawatt setup. Ito po ay basic, ibig sabihin, kaya nating mag-design ng pangbahay from 1 kilowatt to 5 kilowatt. Kasi ang inverter natin na solar on-grid ay 5 kilowatt yung pinakamalaki, although meron na ngayong 8 kilowatt to 10 kilowatt, hindi siya masyadong common. So dito tayo sa pangbahay. Pangbahay, ah, maliliit na bahay. Although pwede nyo i-apply sa mga mansion hanggang 30 kilowatt yung mga mansion na bahay. This basic solar setup hands-on. Okay, wala tayong hands-on kasi nga virtual. Although papakita ko yung mga setup sa last day. Bukas may installation din yung aming team. Itatry ko kung maganda ang signal. Kukunan natin sila ng live video habang nag-i-install para may idea tayo. This will not teach you how to install a big solar setup. So pag sinabi nating big solar setup, yung 10 kilowatt pataas, kailangan na natin ng mga professional installer, mga solar engineer designer na gagawa ng ating solar design. This serves as guide information to be familiarized with the basic solar setup. Okay, may disclaimer po tayo. If you don't know what you are doing, don't do it. Okay, hindi po magandang practice sa electricity na magmamayabang tayo. Kasi sa isang pagkakamali po natin ay pwedeng masunog yung ating tahanan. So kahit na nakarinig na kayo ng lecture na ito, pag hindi kayo sigurado, tanungin nyo yung mas nakakaalam. Pwede kayong mag-chat sa akin, tawagan ako, i-text ako, kung hindi kayo sigurado sa inyong gagawin. Sir, narinig ko ito sa lecture pero mukhang hindi ko masyadong na-absorb. Paano ba ito? Tama ba itong gagawin ko? Mas mabuti na po na maging mangmang tayo sa loob ng isang minuto kaysa maging mangmang tayo habang buhay kasi nahihiya tayong magtanong. Wala pong may monopoly ng knowledge. Lahat tayo mayroong sablay, mayroong nalilimutan. Hindi masamang magtanong. Kahit na sabihin mong mangmang ako, hindi ko alam yung tinatanong ko kahit matagal na akong installer. I would rather accept my foolishness for 1 minute, okay, than to destroy or burn a house. So kahit kaming mga 5 years, 6 years na sa industry, pag hindi namin sigurado yung isang bagay, kinukonsult namin yung mga kapwa installer at yung mga consultant na mga engineer. Consult a certified electrician, electrical engineer, or certified solar installer to design, implement, maintain, and troubleshoot your own solar setup. So pag hindi nyo kabisado, hindi nyo alam gawin, nagdududa kayo, mas magandang magtanong. Hindi po yung nakakawala ng kapugihan ng tao. Hindi makakabawas ng ating kwagapuhan yung pagiging mangmang sa loob ng 1 minuto o 5 minuto. You must require the installer to give you a quick and easy guide to operate, maintain, and troubleshoot. Okay, ang sabi po ni Thomas Edison, I'd put my money on the sun and solar energy. What a source of power. I hope we don't have to wait till oil and coal run out before we tackle that. Sinulat niya ito maraming dekada na, maraming century na ang nakakaraan. Pero nagkakatotoo na sa ating panahon. Sapagkat ang oil ay natutuyo, ang coal ay nauubos. Subalit, kaya mo bang ubusin yung sikat ng araw? Isa lang ang kalaban natin sa solar. Ano po yun? Siyempre, pag nawala ng sikat ng araw. Literally, hindi naman mawawala ang sikat ng araw, pero pag may bagyo,
natatakpan yan ng mga ulap, at sa gabi, lulubog yung araw. Yun lang. Pero mayroong mga solusyon dyan. Kung na-design natin ng tama ang ating solar sa pamamagitan ng storage, power storage, mayroon tayong power sa gabi. Ang benefits ng solar ay it save electricity cost, backup power. Ito, kagabi dito sa aming subdivision, dalawa lang kaming bahay dito ang may solar. So, dalawa lang ang may ilaw. So, magkakaroon tayo ng backup power. Yung ibang gusto ng on-grid, pangpatipid lang, yung iba gusto ng backup, pwede mo rin i-combine yan. Sa panahon ngayon, sapagkat abnormal na yung ating panahon, mas magandang mayroon tayong backup na kahit maliit na off-grid na kayang pailawin yung ating ilaw sa gabi at paanda rin yung ating electric fan. Yun ang pinaka-importante, tsaka yung wifi. Meron nga kaming kliyente, okay lang daw na mawalan siya ng electric fan at ilaw basta gusto niya 24 hours yung kanyang Facebook. Gusto niya isolar yung Facebook lang, yung wifi. So ganyan po ang ating panahon na yon. Higit sa lahat, this is green energy. Bakit tinawag na green energy? Malinis. Alam niyo po, yung sinusunog nating coal o uling o pollution araw-araw ay napakalaki sa ating mga electrical power plant. Wala pa dyan yung sinusunog nating mga fuel sa mga sasakyan natin. Pagkat lahat yan ay nagsusunog tayo ng fuel at kada litro ng oil o gas na ating sinusunog, may epekto po yan sa ating ozone layer. Kung narinig nyo na yung climate change, because nung manipis na yung ozone layer natin, nasisira ng pollution yung ozone layer na dapat sana ay pumuprotekta sa atin sa ultraviolet rays, yung nakakasira, nakakapinsalang init ng araw. Kasi mayroon yan siyang parang filter tayo, yung ozone layer. Pag nawala yon, lahat tayo matutunaw. Ganun kalakas yung sikat ng araw. Kaya dapat, na-filter yan. At kada litro ng gasolina na ating sinusunog ay nakaka-apekto sa ating ozone layer. Kung narinig nyo na yung tinatawag nating yung Earth Hour, once a year ay papatayin natin yung ating kuryente ng 1 hour day. At nasisave natin yung environment. Ang sabi pa ng mga scientists, nasisave natin yung Earth, nagbabackward tayo ng kaunti kasi nga nababawasan yung pollution na pinuproduce. Isipin po natin yan, 1 hour lang sa loob ng isang taon, gaano kalaking epekto ang nagawa natin sa environment. Lalo na pag ikaw ay nakasolar. So, 24 hours a day o pag ikaw naka-on-grid, 12 hours a day at least, hindi ka gumagamit ng polluted na power. Building solar setup is not cheap. Prioritize what you need and how much is your budget. Hindi rin kasi biro ito eh. Hindi biro na tayo ay magtayo ng mag-setup ng solar kahit sa bahay lang. Ang materials ngayon ng 1,000 kilowatt ay nag-a-average ng mga 50,000. Ang sweldo natin ay nag-a-average ng 15 to 20,000. So, 2 to 3 months na sweldo ng isang average na worker ay kailangan mong gamitin para makapag-set up ng solar. Pero hindi po yan ang reason para wag aspire na magkaroon ng solar. Kasi pag ikaw ay naka-on-grid, after 5 years, yung iyong puhunan ay nabawi mo na. Pag DIY yan, do it yourself, mga 2 to 3 years lang, bawi mo na. Ang buhay ng solar panel ay 25 years, so mayroon kang at least 20 years na libreng kuryente from the sun. Bakit ayaw nating mag-solar? Kasi nga, bigla. Yung 50,000 ay ipambibili mo ng materials, sasabihin mo, 1,000 a month lang naman yung ano ko. Ilang taon ko nang gagamitin yan pambayad ng kuryente. Pero habang buhay naman, magbabayad ka ng kuryente. Kahit na candy nga, hindi tayo mabigyan ni Meralco eh. Kahit ilang taon na tayong nagbabayad ng kuryente, kahit on time ka pa magbayad palagi, walang regalo sa'yo. Babatiin ka lang ng Merry Christmas doon sa electric bill mo sa Pasko, pero walang bibigay sa'yo kahit isang pirasong candy man lang. At ang trend ng paggamit ng fuel energy
lalo na po sa electricity ay pataas ng pataas ng pataas. So ina-expect natin na by after 20 years from now, yung average natin na 10 pesos per kilowatt hour ay magiging almost double, 18 to 20 pesos after 20 years. Ay kung naka-solar ka. So yun po yung advantage. Kahit hindi tayo mag-solar, malaki ang magagawa natin upang makatipid. Unang-una, palitan na natin ang ating mga incandescent lamp. Yung mga dilaw na ilaw, although maganda yan sa mata, pero masakit sa bulsa kasi yung mga sinaunang bulb natin ay matakaw sa kuryente. Palitan na natin ang mga LED, yung aircon electric pa natin, linisin natin regularly. Pag may hindi tayo ginagamit na appliances, patayin po natin. Marami sa atin yung practice nung hindi pa ako nagsosolar, lalabas ako ng bahay, mamamalingki, pinapabayaan ko lang yung electric fan. Pero nung ma-appreciate ko yung kahalagahan ng solar energy, paano magtipid ng power, hindi lamang dahil gusto kong makatipid sa pera, kundi dahil sa impact nito sa environment, natutunan kong patayin ang hindi ginagamit ng mga appliances. At kung yung refrigerator natin ay kukunti lang naman ang laman, ilagay lang po natin sa number one. Kasi yan po yung malakas kumonsumo. Tapos ang laman lang naman ay tubig. Yung mga kaning lamig na nilagay natin sa ref, minsan yung freezer natin wala namang laman. Tapos naka number 2 or number 3 pa tayo. So nagsasayang po tayo ng enerhiya. Higit sa lahat, palitan natin ng inverter type yung ating mga appliances kung mayroon na po tayong budget. Buy LED TV instead of LCD. Mas matipid na po siya, mas power efficient. Buy inverter type appliances, ref, aircon, washing machine. Buy laptop instead of desktop. Kung hindi po tayo heavy user at once in a while lang tayo mag-check ng email, 1 or 2 hours a day, mas maganda po gamitin na lang natin yung cellphone o laptop. Kasi mas mababa ang kanyang wattage. Induction type cooker instead of conventional. Ito lahat po ng aming kliyente for the past 5 years ay in-encourage namin gumamit na ng induction or electric cooker para makatipid palalo sa LPG. So yan po, maraming paraan para magtipid. Ang terminology po natin, ano? Electrical energy, a form of energy resulting from the existence of charged particles. Also, although hindi na natin ito dapat itakal ng mas malalim, at least maunawaan lang natin na electrical energy ay ang existence of charged particles as electrons or protons. O parang positive, negative. Yan yung electrons or protons, yan yung mga gumagalaw na particles sa solar panel para mag-produce ng kuryente. Solar energy is radiant light and heat from the sun harness. So, ang pinaka-basic po na pinagkukunan natin ng kuryente ay yung liwanag, hindi naman talaga yung heat. Although, siyempre, pag may liwanag, mayroong heat. Kaya mapapansin nyo, lalo yung mga mono solar panel, pagka makulimlim, malamig ang panahon, minsan parang ang taas ng harvest niya kaysa sa summertime. Totoo po yun. Kasi yung mga solar panel natin, mayroon po yung tinatawag na temperature coefficient. Nung tinesting yan sa laboratory, ang environment sa laboratory ay at least 25 degrees centigrade. So pagka ikaw ay nag-install ng 100 watts, tapos nakalagay doon sa solar panel mo 100 watt peak, ibig sabihin, yung 100 watts ang maximum na pwede niyang i-produce. Hindi yun maintain, hindi yun constant. Maraming factors para bumaba yan. Unang-una, yung init. Bilad na bilad ka sa araw, yung solar panel, bilad na bilad sa araw, yung 25 degrees centigrade na data na ginawa nila sa laboratory, pag binilad mo yung araw sa tanghaling tapat, nasa 40 to 45 na yan. So expect ka ng mga systems loss, power loss, about 30%. So kung mayroon kang 100 watt solar panel, mag-expect ka na 70 watts yung maximum na harvest mo. Bakit po? Wala pong 100% perfect na system. Kahit saang bagay po, walang 100%. Yung kotse mo, nakalagay dyan 220 km per hour yung maximum speed. Pero kaya mo bang abutin yon? 100 nga lang, nakakalula na minsan.
So ganyan po yung solar energy. Huwag po tayo mag-expect, bakit kaya 100 watts na loko yata ako? Hindi po. 100 watt peak, yun po ang maximum na pwede niyang i-produce. Hindi po yun constant. So kung gusto mong maging 100 watts yung constant harvest mo, eh lagyan mo ng oversizing. I-times mo yan siya sa 1.3 to 1.5. Gawin mong 150 watts yung solar panel mo kung gusto mo ng 100 watts at least average na harvest. Ito, voltage. Ang voltage is the potential energy that makes the electrical current flow. Yan. Yung volts natin ay, nakikita nyo sa battery, mayroong 12 volts, 5 volts. Yung ating mga power bank is 5 volts lang po yan. Yung typical na battery natin sa sasakyan is 12 volts. So sa solar energy, ganun din. 12 volts yung karamihan natin ginagamit. Although, yung mga lithium ion ngayon, yung LiFePO4, ay meron na silang naka-design na 48 volts. Pero pag binaklas nyo yan at inisa-isa nyo sa loob, minsan yan, tagti 3.2 volts lang kada cell o kada isang battery sa loob. Electric circuit, ito po yung circuit na tinatawag, kaya nga mayroon tayong circuit breaker from the source papunta sa load, yan po yung electrical circuit. It's a conducting path to the battery which allows charge to flow from one terminal to the other. So sa case po natin, from battery to inverter, kasi nga sa solar ay meron tayong DC to AC inverter, yung DC power ay i-convert natin muna sa AC para magamit sa bahay. So yun po yung isang electrical circuit. At sinabi nga natin kanina na walang perfect na system. So pwede yang magka-aberya, so lalagyan natin ng circuit breaker na magtitrip siya in case na mayroong anomalya sa circuit. So yung tao nga nasisiraan ng ulo eh. Ganun din yung mga solar setup natin. Lalong-lalo na mga electronic parts yung ating inverter. Ito po, pansinin nyo ha, maraming mga nagtatanong bakit yung aking setup ay nagluko after 1 year. Kasi nga, lagi kong inuulit-ulit sa mga seminar, wala pong 100% perfect na system. Kahit gaano man yan kaganda, kahit sabi mo pang SMA yan, gawa ng Germany, pwede pa rin yang magluko. Kasi maaring hindi maganda ang pagkagawa doon sa factory. Maraming factor, pwede siyang magluko. Lalong-lalo na po, electronics yan. Yung computer nyo, kahit anong mahal nang bili nyo, kahit anong ganda, minsan nag-i-internet ka, nag-i-email ka, bigla na lang mag-freeze, maghahang. May reset button yan, i-reset mo. Ganon din po sa inverter. Pagka wala ka nang magawa, kahit anong pindot mo, naghang, ipatayin mo, pahingayin mo ng 5 minutes, i-restart mo. Kasi kailangan niya rin i-refresh. Parang tao din yan eh. Minsan, ang dami mo nang iniisip, ang dami mong problema. So, hindi ka makapag-isip ng maganda. So, kailangan mo lang mag-relax. Current, ito po yung amperahe. So, iba po yan sa volts ha. Yung volts, yan po yung tumutulak. Isipin nyo po ito. Kung isang tao, kailangan mo umakyat sa pataas na bundok, ano po yun? Di ba yung voltahe yung tumutulak? Tapos amperahe, ikaw yung amperahe. Tapos yung resistance, yun po yung obstacle kasi nga pataas. Is a flow of electric charge. Oh, mayroon tong tayong two types of electric current. DC, direct current. Yan po yung solar panel at battery. Ang symbol po niya na isang straight line at isang minus, 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 putol-putol na straight line. So pagka sa circuit breaker ay walang nakalagay na DC, una niyong hanapin yung symbol. Sapagkat ang kaibahan niyan sa alternating current, yung AC ay parang wave, alon. Isang line lang siya pero paalon. Parang ganun. Ganun siya. Wave. Ang direct current DC ay isang straight line at isang straight line na putol-putol. Parang yung sa gitna ng kalsada, yung sa gitna, yung nagdi-divide sa lane, putol-putol na puti. Yun po ang sign niya, isang straight at isang putol-putol. Bakit po? Kasi may polarity kasi ang DC. Ang positive, hindi mo pwedeng gawing negative. Positive to negative. Hindi katulad sa alternating current, yung line mo at neutral, nag-iiba-iba. Kahit baliktad yung pagkabit mo ng
pagsaksak mo sa line or neutral, walang problema yon. Although sa inverter natin, for the sake ng proper communication at termination ng wire, dapat mong sundin yung nakalagay sa inverter ng line o yung hot wire at yung neutral. Kasi pag hindi mo sinunod yon, hindi gagana yung iyong limiter. Gagana yung inverter, aandar siya. Lalo na line to line naman tayo, 110-110. Pero sa probinsya, line to ground, 220 to zero, hindi siya gagana. Alternating current, current flows in a circuit in alternating manner. So yan po yung kuryente natin sa bahay. Ang basic formula, power, voltage times current. So pag tumingin kayo sa isang appliances at wala naman siyang nakalagay kung ilang watts, tingnan nyo lang yan. Mayroon yan siyang sticker sa loob o sa likod na nakalagay volts tsaka amps. I-multiply nyo lang yon, yun yung kanyang power or watts. Ang symbol po niyan ay V tsaka I. So P equals V times I. Ganun din po yan. Pag kukunin nyo yung voltahe, i-divide nyo lang yung watts, divide ampere. So ganun lang siya. Basic electricity. Basic mathematics din ang kailangan natin. Voltage across the light bulb is 1.5. Current that flows across the circuit is 3 amp. Okay. Ito yung battery natin. 1.5 volts siya, tapos 3 amperes yung kuryente. Ang kuryente po ay current. Yan po ang amperahe. Yung voltahe ay voltahe. So yung current na dumadaan dyan is yun po yung puwersa ha. Yun po yung mismong, di ba pag sinabi mong sa ilog, ang lakas ng current, ang lakas ng agos. So yun po yung current. Yung current dyan, amperaheng dumadalo is 3 amperes. Kaya nga, pag minultiply mo yung 1.5 times 3 equals 4.5 watts. Okay? Sapagkat volts times amperes, amps equals power or watts. Ito naman, previous calculation, the power is equal to 4.5, the bulb is lit for 2 hours. Ito naman, electrical energy. Marami sa atin ang nalilito sa kilowatt tsaka sa kilowatt hour. Ang energy consumption mo ay kilowatt hour. Ibig sabihin, watt hour. Yung nagamit mong watt sa loob ng isang oras, yan ang binabayaran mo sa Meralco. Kaya minsan may magtatanong sa mga solar group, magkano po kaya ang pakabit ng solar? Ang kailangan po ay 1,000 kilowatt hour. Ang laki naman. Ibig sabihin, 1,000 watts yung umaandar na kuryente mo every hour. Ang ibig niyang sabihin pala is 1,000 watts or 1 kilowatt yung kailangan niyang setup. So magkaiba po yan ha. 1,000 watts, ginamit mo ng isang oras, naging 1 kilowatt hour. Halimbawa, electric fan, 65 watts, pinaandar mo ng 10 oras, naging 650 watt hour or 0.65 kilowatt hour. Okay, bakit kailangan natin ng switch? Para putulin yung circuit. For emergency, for maintenance, kailangan po natin ng may switch. Pwede yang maging manual na button switch, toggle switch, o sa ating solar setup, we encourage DC isolation, AC isolation switch, or circuit breaker. Kasi automatic siyang magti-trip kung mayroong anomalya sa linya. Either nag-overvolts, may leak o nag-short circuit, mapuputol. Bakit? Iniiwasan kasi natin na magkaroon ng sunog. Yan. Iba't ibang uri ng switch. Ito yung mga sinauna, yung mga knife switch. Ito sa mga sasakyan, toggle switch. Sa bahay naman ay yung switch ng ating ilaw. Lahat po yan is to break the circuit. Although yan ay mga manually dapat mong ibaba. So, pag nasusunog na yung bahay mo, tapos ganito yung switch mo, tatakbo ka, manually i-disconnect mo. Ay sa sobrang init niyan, yung handle minsan, yung insulator, ay nasusunog na rin. So, wag na po tayong magtipid, gamitin natin ng circuit breaker kasi automatic siyang bibitaw pagka mayroong overvoltage o short circuit.
using circuit breaker to cut the circuit automatically when the flow of current is more than what is required. So pag tumaas ang amperahe o nagkaroon ng short circuit, kusang bibitaw yan. Yan po ang kagandahan ng circuit breaker. Yan po yung mga iba't ibang klase. Yung mga nasa bahay natin, yung itim, cotton, yung malalaki. Sa solar ngayon, yung mini circuit breaker na yung ginagamit natin, maliliit. Same function po yan. Dati kasi mga fuse-fuse lang. So okay lang yung mga fuse sa mga small setup, mga 12 volts katulad ng sasakyan. O yung mga DC equipment natin, fuse. Ang disadvantage ng fuse, pagka pumutok yan, kailangan mong palitan. Yung iba, ginagawa, papalitan ng mas malaki para hindi laging pumuputok. Delikado po yun. Kasi ang purpose ng circuit breaker is to break the circuit pag mayroong anomaly. Eh, ang init-init na, nag-over-ampere ka na, hindi pa na pumuputok yung fuse mo kasi nga pinalitan mo ng mas mataas. It defeats the purpose kung hindi safe yung ating setup kasi nga oversized yung ating fuse or circuit breaker. Conductor, insulator. Conductor, ito po yung wire, yung sa loob mismo. Okay. Okay pa ba yung audio natin? Hindi ba nagbabago? May warning kasi dito sa akin na parang bumababa yung signal ko. Okay po siya. Interrupt nyo lang po ako ha, pagka medyo pumangit yung signal para pwede nating i-reset yung connection. Okay, ito naman po yung conductor. Ito po yung wire mismo sa loob, yung tanso o tingga na nakikita natin sa wire, copper wire. Yung insulator naman ay yung balat. Yung balat ng wire. So, kailangan pareho yan kasi pag walang balat, makukuryente ka. Madaling magdumikit sa isa pang wire at mag-cause ng... Ito po yung ating ma-electrical wire with conductor. Minsan, ang kapal-kapal ng wire, pero ang nipis ng insulator, minsan naman ang kapal ng insulator, pero yung wire sa loob ay maliit. Choosing the right wire, thickness of wire, depends maximum amount of current. So meron po tayong tinatawag na ampacity rating. Pwede nyo po yung ma-download sa Google. Kung ilang ampere ito, anong size ng wire ng gagamitin ko. So wag po tayong achamba-chamba lang. Tapos yung iba gagamit pa nung speaker wire. Hindi nga yun siya pang solar. Kasi audio sound signal lang yung dumadaan doon. Pag high current yung pinadaan mo doon, mapupulbos po yun, matutunaw. Kasi yung signal ng audio or communication data ay very minimal yung current na dumadaan doon. Kasi pang sound lang yun eh. Hindi siya katulad talaga ng electricity na dadaan. So, huwag tayong gagamit ng speaker wire. Okay, speaker wire is for sound system. Hindi siya for electrical conductor. Royal cords, ito po yung pinaka-common na makikita nyo sa mga hardware. Madaling hanapin. Kung wala tayong mabilihan ng PV cable o solar cable, okay na po yan. Royal cords. Kung wala naman tayong makitang royal cord sa auto supply, gumamit tayo ng yung auto wire. At least, mas matibay yon kaysa speaker wire. Speaker wire is a big no-no. Huwag po natin gamitin. Speaker wire is commonly used for connecting batteries to solar cell control DC loads. Okay. Mayroon kasing mga gumagamit talaga eh, pero ino-oversize nila. Pero ako hindi ko nire-recommend kasi hindi siya design talaga sa pang solar. Meron talaga tayong solar wire na pwedeng gamitin. Yan, makikita nyo po dito yung ampacity, depende sa length. Pahaba is palaki yung losses natin. So, pataas din yung size ng wire na kukunin natin. 15 length, katulad po niya, no? Pagka 15 foot yung distansya, okay, tapos 5 amps yung ladaloy. Ayan, nakikita nyo po dyan, ano? Number 16 wire yung gagamitin mo. Ayan po, ganyan po bumasa niya.
pagka 30 amps yung dadalo, tapos 90 amps, number 0 na po. 110 yung ating gagamitin. So yan po, chinecheck po yan ng ating mga electrical engineer, PEA, pag nagpagawa tayo ng electrical plan. Sundin natin yung wire size. Doon nakasalalay yung ating buhay. Ito na yung kanina, series. Yung series, yung positive tsaka negative, pag dudugtong-dugtongin mo lang yan, galing sa source. Yung parallel naman, lahat ng positive tsaka lahat ng negative, pagsasamahin mo. So, yan po ay ginagamit natin, depende sa data sheet ng ating MPPT o yung charge controller. A parallel circuit has two or more paths for current to flow. Voltage is the same across each component. Okay? Kanina na-discuss na natin yan for illustration purposes na lang. Pag parallel ay tataas yung amperahe. Pag series ay tataas yung voltahe. Ano ang nakakapainit ng wire? Mostly yung ano, pag high ampere na yung gamit natin. Kaya nga pag mataas na amperahe, mataas din, makapal ang wire. So, ini-encourage natin na mag-series tayo kapagkat high voltage, low ampere, mas maliit na wire yung kakailangan natin. Mahal po kasi ang wire. Okay? Per meter, napakamahal. So, may mga lumalabas ngayon na mga inverter na high voltage na. So, isi-series mo na lang lahat ng solar panel para kahit yung number 4mm square na solar wire ay pwede na. Mababa ang kanyang amperahe. Mataas ang voltahe. Okay. Meron po kayong tanong doon sa introduction? I-post muna natin. Okay. Meron po kayong tanong? Siguro yung iba sa inyo, familiar na dyan. Maging patient lang tayo kasi alang-alang sa mga iba. Kinakailangan nating mag-umpisa sa pinaka-basic. Wala na po kayong tanong doon? Clear po yung... Okay, clear na po yon. Okay, diretso tayo. Mag-break tayo in by 11 o'clock. Mag-break tayo ng 5 minutes. Tapos tutuloy natin hanggang 12. Okay, dito na po tayo. Punta na tayo dito sa... Okay. On grid. Grid tie or on grid ay pareho lang po yun. Ha? Yung iba kasi nalilito. On grid ba yan o grid tie? Pareho lang po yun. On grid, ibig sabihin, nakay grid ka. Kasama mo si grid. Grid tie, nakatali ka kay grid. Ibig sabihin lang yan, yung setup mo, pag walang grid or walang kuryente, hindi siya gagana. Off-grid, ibig sabihin, wala ka sa grid, wala ka sa linya ng kuryente, independent ka. So, yan po yung pinaka-basic na explanation. Pag sinabi mong grid tie, hindi siya gagana pag brown out. Bakit? Grid tie nga eh, nakatali ka kay grid. Hindi rin siya gagana pag wala na ring araw. So, dalawang components ang laging present para gumana ang grid tie. Unang-una, dapat mayroong kuryente kasi synchronized yan siya kay Meralco o kung ano man yung pangalan ng electric co-op nyo o company. Pangalawa, hindi siya gagana kung wala ng kuryenteng nasasagap ang solar panel. Discuss natin una, bakit hindi siya gagana pagka walang kuryente? International standard po ay kinakailangan natin ng anti-islanding effect. Ang anti-islanding ay ibig sabihin, yung inverter na ginagamit natin for on-grid ay kinakailangan mag-automatic shutdown pagka nag-brown out. Bakit? Sapagkat ang on-grid ay may capability na mag-export o bumalik yung kuryente sa poste ng Meralco. At kung nag-aayos ng linya yung mga lineman at bumalik yung voltahe ng solar panel mo, imagine siniseries natin yan ha, up to 500 volts ang on-grid. Isipin mo 500 volts yung babalik na kuryente doon sa nag-aayos ng linya. Ito po yung international standard na lahat ng on-grid ay mag-auto shutdown pag brown out.
Eh, sir, gusto ko, may kuryente pa rin ako kahit brownout. Hindi on-grid ang kailangan mo. Hybrid or off-grid. Grid tie inverter, excuse me, is a power inverter that converts DC into AC with an ability to synchronize. Ito po yung word yan, ha? Synchronize to interface with a utility line. Its applications are converting DC sources such as solar panels or small wind turbines into AC. So, yung word na synchronize, huwag niyo mong kalimutan. Sasabayan siya sa daloy ng kuryente ng Meralco. Ang prinsipyo po ng paggamit ng kuryente ay yung pinakamalapit na gumagamit, doon siya pupunta. So sa case mo sa bahay, yung inverter mo ay naka-design to prioritize solar power. So hanggat kaya ng solar panel mo, yun ang kukunin niyang kuryente from solar panel. Pagka hindi niya nakaya, saka lang siya kukuha kay Meralco. Example, ang setup mo is 1,000 watts solar panel. Sabi nga natin kanina, walang perfect system. So yung 1,000 watts mo, expect mo na 700 watts maximum harvest mo sa katirik-tirika ng araw. So 700 watts yung umaandar na kuryente from solar panel, ang ginagamit mo ay, ang ginagamit mong mga appliances ay 600 watts, mayroon ka pang 100 watts na sobra. Pagkat 700 watts from solar panel, 600 watts lang yung appliances na umaandar, saan mapupunta yung 100 watts mo? Kung ikaw ay naka-net metering, 100 watts mo babalik sa poste ng Meralco. Makikredit yun sa'yo. Pagka wala kang net metering, macha-charge pa yun sa'yo. Ang solusyon dyan, magkaroon tayo ng export control or limiter. Panel requirements, maximum power, maximum voltage. Grid tie inverter, maximum power, maximum voltage. So titingnan natin yung VOC. Pag tinignan yung likod ng solar panel nyo, may nakalagay doon, VOC, open circuit. Ibig sabihin, yun yung maximum na voltahe na kayang i-produce ng solar panel. Open circuit, wala pang nakasaksak na load o appliances. Doon mo i-design yung configuration ng solar panel mo sa maximum volts. Kasi pag biglang sumikat yung araw, may tinatawag tayong edge of cloud effect, mag-shoot up yung iyong voltahe. So pag nakalagay sa voltahe mo is 50 volts open circuit or VOC, expect mo, minsan nag-52 pa yan, 55, pag biglang sumikat yung araw, makulimlim biglang sumikat. So pag hindi mo dinesign doon yung iyong solar panel configuration, masusunog yung MPPT ng inverter mo. Yan ang dahilan kaya maraming nasisirang inverter kasi hindi properly designed. Doon po tayo tumingin sa maximum voltage. I-parallel natin yan o i-humbing natin sa grid tie inverter natin. Nakalagay din dyan sa datasheet ng ating inverter kung ilan ang maximum volts DC. Okay. So example, ang maximum volts ng panel na gagamitin mo is 50 volts. Ang maximum DC power na kayang tanggapin ng MPPT ng grid tie inverter mo is 500 volts. Isi-series mo ngayon yung 10 solar panel para maging 500 volts. Kung gusto mo ng safer, maglagay ka ng allowance, 80% lang. So 50 times 8, 8 panel lang ang gamitin mo. Kasi nga sabi natin, walang perfectong design, walang perfectong inverter. Kung magkaroon man ng aberya, mayroon ka pang allowance na 20% bago niya maabot yung maximum voltage at masunog yung kanyang MPPT. Ang MPPT ng inverter ay mayroon pang allowance na 5 to 10%. So nagkaroon ka ng extra na 30%. So yan po yung mga kinukonsider sa mga tamang design. Huwag po nating isagad yung 500 volts. Lagyan natin lagi ng allowance. Kasi although sinabi ng inverter manufacturer na, oh, kaya niya yan, kaya niya yan. Ihalintulad nyo lang po yan sa sasakyan. Yung sasakyan mo, pag tinignan mo sa manual, kaya niya ang 1 ton o 1,000 kilo. Anong gagawin mo sa sasakyan mo? Kakargahan mo lagi ng 1,000 kilo? Kasi kaya niya. Kaya niya nga yan, pero bibigay yan kaagad. Malalas pag kaagad.
Ganon din yan sa ating equipment, sa ating inverter. Overuse, abuse, misuse, yan lagi ang dahilan kaya nasusunog yung mga inverter. Hindi siya properly designed. Kapagkat sinagad natin ng sinagad, dapat lagyan natin ng allowance, at least 20 to 30%. Safe na po tayo dyan. Adding more grid to inverter on your household. Ito kasi stackable eh. Pwede mong kahit ilang inverter yung ilagay mo, kaya niya. Nagkakaproblema lang tayo minsan sa limiter kasi hindi niya na mabasa ng eksakto. Pulse reading siya. Nililimit niya pa rin pero sa online data, sa online monitoring mo, hindi mo makita yung tamang reading ng harvest. Yun, doon lang siya nagkakaroon ng conflict sa monitoring. Pero when it comes sa export control, accurate pa rin siya. AC utility meter might rotate in reverse direction if you harness more energy. Yan po. Yung mga ganitong inverter na mumurahin, oh, for the sake na gusto nyo mag-start, pero hindi ko kayo in-encourage na yan ang gamitin nyo. Mag-invest na lang kayo sa SOFAR. Yung mga SOFAR na yun, yung 1,000 watts sila, nasa 12,000 na lang, 13,000. Pag ipunan na lang ninyo yon, o kung gusto nyo, 3,000 watts, nasa 20,000. At least, isang inverter kaysa ganitong maliliit na tag 500 watts, ang dami mong ilalagay. Later on, magsasawa ka, ibibenta mo rin yan, bibili ka rin lang ng malaki. Okay. Okay na po tayo doon sa on-grid. Dito po tayo sa off-grid. Yung off-grid, mas marami tayong components na kailangan. Mas maraming materyales. Kasi kanina, solar panel, yung major component natin is solar panel and inverter. Of course, mayroon tayong accessories. May wire, mayroong circuit breaker, mayroong grounding. Later on na natin yung pag-aaralan. Pinag-uusapan natin dito yung major component ng isang setup. Kanina is panel and inverter. Ngayon, madadagdagan tayo. Kung traditional off-grid, solar panel, charge controller, inverter, tsaka battery, naging apat. Kung hybrid off-grid, pagkat sinama na nila yung MPPT tsaka inverter in one box, magiging tatlo na lang. Solar panel, hybrid inverter, tsaka battery. So, naging tatlo. Anong pagkakaiba nila? Off-grid. Ang advantage ng off-grid ay meron kang power 24/7. Basta kaya ng system mo. Walang brownout, walang interruption. Ang disadvantage nito, mahal ang battery. Mas mahal kesa solar panel. At 3 years, kailangan mo ng palitan. So, pag if you do the math, pagka kinumpute mo yung natipid mo sa kuryente, after 3 years, yun lang rin ang pambili mo ng battery. Kung nasa bukid ka, nasa bundok, walang kuryente, wala kang choice, okay na yun siya. Pero pag nasa city ka naman, tapos bihirang mag-brown out, mag-on-grid ka na lang. With net metering, at maglagay ka ng maliit na off-grid. O kung kaya mo ng budget mo, inverter yung ating gagamitin. Okay, basic solar energy components. Ito po. Poly versus mono. Saan po yung mas magandang gamitin? Iba-iba ang sagot. 10 years ago, mas maganda talaga ang mono. Okay? Excuse lang po ako sandali. Mag-CR lang. Magkaroon po tayo ng 1-minute break. CR break muna.
Check, mic check. Okay. Kabalik po ba lahat? Tuloy po tayo. Excuse. Okay, saan po dyan ang mas magandang gamitin? Mono or poly? Iba-iba tayo ng sagot, di ba? Karamihan gusto mono. Excuse me. Sa panahon po ngayon, wala na po silang pinagkaiba sa performance. Kay makulimlim o hindi, halos pareho na sila ng performance. Nag-evolve at nag-improve ang technology ng solar panel. Ano na lang po yung basic nilang pagkakaiba? Presyo na lang tsaka ang size. Kasi ang polycrystalline na 300 watts ay mas malaki compare sa monocrystalline na 300 watts. So kung ikaw ay nagtitipid ng space, maliit ang bubong mo, kailangan mong gamitan ng mono. Pero when it comes sa performance, halos wala na po silang pinag-iba. So kung maluwang naman yung bubong mo, poly na lang yung gamitin mo. Yun din naman. Kasi kung ano yung nilagay ng manufacturer na data sa kanyang data sheet, yun na po yung makukuha mo. Hindi naman yan magmimilagro. Kimono man yan o poly, pag ang nakalagay doon is 300 watts, 300 watts yung maximum mong makukuha. Hindi naman yan magpuproduce ng 600 watts. Sa akin po, puro poly yung nakakabit. Pareho lang siya. Walang pinag-iba. Kasi medyo maluang yung kakabitan ko. Malapad yung bubong. Nagkasya yung 3,000 watts sa bubong, tapos another 2,000 watts sa grahe. So yun na lang po ang pagkakaiba ngayon. Kaya nga yung mga sobrang mahal na solar panel, yung mga REC Alpha, kasi nga, na-compress nila, mas maliit na ang size. At yung efficiency, mga kasolar, mga kaibigan, hindi na rin yun yung basihan ng bibili tayo ng solar panel. Halimbawa, nakalagay doon 20% efficiency. Tapos yung bibili mong solar panel, 17% efficiency. Sir, mas malakas yata yung 20% efficiency. Hindi po totoo yun. Kasi yung efficiency ng solar cell ay ginagamit sa laboratory sa pag-convert ng light, every 1,000 meter na sunlight, ibig sabihin yan, 17% ang nakukonvert mo to electricity. Kaya nilalagay nila sa solar panel, 17% efficiency. So pag binuo nila yung solar panel na 300 watts, 300 watts na yun. Pag ako ay bumili ng solar panel na kalagay sa 17% efficiency, ikaw bumili 20% efficiency, 300. Pareho tayong 300 watts ang makukuha. Mas mahal sa'yo, mas mura sa akin, pareho tayo ng performance na makukuha. Eh bakit may mga ganun pa? Yung efficiency nga kasi is, sa 1,000 watts square meter na liwanag ng araw, 17% pwede mong i-convert sa electricity. Yung isa, 20%. Mas malaki yung nakukonvert niya. So, kaya niyang paliitin yon. Ibig sabihin, kung gagawa siya ng 300 watts na solar panel, mas maliit kasi mataas ang efficiency niya every 1,000 square meter na liwanag ng araw. Nakuha po natin yung pagkakaiba. So, yun po yung pagkakaiba nila. So, pag bibili ka ng solar panel, tingnan mo kung ano yung nakalagay na total watts, yun na yon. Hindi na yan magbibigay ng sobra-sobra kahit gaano pa siya kamahal ang binayaran mo. So, bakit mahal yung iba? Premium kasi, tulad ng REC, ginawa sa Singapore, mahal ang production cost, mahal ang brand, kaya mahal. Pero kung papansin niyo, yung mga solar farm ay gumagamit ng poly. Bakit? Ang lapad ng space mo, tapos magmumono ka pa. Di ba? Hindi siya practical. Yung mga mall, bakit poly yung ginagamit? Ang lapad ng bubong. Sobra-sobra yung bubong. So kung maliit ang bubong mo, limited sa space, doon ka lang mag mono. Kasi wala na siyang pagkakaiba halos ngayon. Pag makulimlim, ganun pa rin. Pareho kayo ng makukuhang kuryente. Kung ano yung pre-namist doon sa data sheet, yun na yun. Production method, bakit lower price ito? Sapagkat yung paggawa nila, hindi na nila sinasala. So sinabog lang nila doon yung crystalline, yung silicon. Yung mono, sinala nila, pure na crystalline yung nilagay. So, ang comparison po niyan,
ganito lang po yan. Kung mayroon kayong experience sa pagtatanim ng palay o yung parents nyo o yung lolo nyo, yung poly ay sabog. Pag nagtanim ng palay, sinasabog lang yung binhi. Yung mono ay tinanim isa-isa. Alin ang mas expensive dyan? Mas expensive yung pagtatanim ng isa-isa kaysa sinabog. Pero sa harvest, halos pareho lang yan ngayon. Pag ginamitan mo ng magandang abono, kahit sabog yan, malakas pa rin ang marami ka pa rin ma-harvest na palay. So, ganun lang po yan. So, poly versus mono, the answer is in your hand. Kayo pong bahala. Kung magkano yung kaya nyong ibitaw na budget sa pera, eh, di doon kayo. Mono, higher efficiency. Biro mo ito, 5 years ago itong slide na ito, hindi na-update. Ngayon, mayroon na tayong 23. Yung mga SunPower, yung mga REC Alpha nasa 21. Ang poly ngayon ay meron na rin tayong mga 19.8, almost 20 na rin. So, hindi na sila nagkakalayo. Presyo na lang pagkakaiba. Performance at high temperatures, efficiency is not reduced. So, mayroon silang pagkakaiba sa heat. Pero tingnan nyo sa likod ng sticker, ng panel nyo, may sticker doon. Nakalagay doon yung NOTC, yung temperature coefficient. Kung nakalagay doon, parehong 25%, ibig sabihin, halos pareho ng performance yung solar panel nyo. Walang pinag-iba. Pero kung talagang mapera ka, edi doon ka sa mono. Kasi ngayon, yung mono naman ngayon ay mura na rin naman. So, mono na rin tayo. Okay. Reduce efficiency. Bakit? Kasi nga pag sa mainit, hindi rin kaya no pag sobrang taas ng temperature. Mapapansin nyo, yung mono panel ay mas mababa yung temperature coefficient. Kasi design siya sa mas malamig na lugar. Eh tayo sa Pilipinas, ano? Tayo, mostly mainit eh. Pag mga disyerto-disyerto, yun. Okay yung mga solar panel na poly. Paano nyo mapapansin ang pagkakaiba? Silipin nyo lang ng medyo nakasdan, patagilid. Parang may mapa-mapa na bluish yung poly. Hindi siya pare-pareho. May kambang-kambang siya. Parang camouflage na pating na uniform. Yung mono ay mostly ay pure ang kulay kasi nga sinala ng gusto. Black siya halos. Lower price, faster return on investment, limited space, yun po pagkakaiba. Ayun, ito po yung sa likod ng solar panel. Tignan nyo yung likod. Monocrystalline. Excuse me. Pmax, maximum power, yan po. 145 watts. Power tolerance, plus minus 3%. So, ang maximum yan, 145 plus 3%. Yun ang pwede niyang ibigay maximum. Okay? Or minus 3%. So, walang perfect system. Laging plus minus yan. Open circuit, 21.8. Power voltage, pag open circuit, walang load, 21.8. Pag nilagyan mo na ng load, kinunet mo na sa inverter, saka sa MPPT, 17.9 na lang ang volts na makukuha mo. Bakit? May power loss kasi. Voltage drop. Short circuit, 8.78. Maximum power current under load, 8.1. Maximum systems voltage, 1,000 volts. Ibig sabihin, kaya niya na i-series mo siya. Di ba sabi natin kanina, tataas ang voltage pag naka-series? Pag siniris mo siya, hanggang 1,000 volts pwede. Eh kung tag 50 volts ang isang panel, ibig sabihin, 20 na solar panel ang kaya niyang i-series sa design ng kanyang panel. So, lahat po yan kinoconsider, lalong-lalo na po sa mga 100 kilowatt pataas. Hinahanap na natin yung mga 1,500 volts DC kasi maramihan na tayo kung mag-series. Ito yung dimension, yung sukat niya. So yan po yung titingnan natin sa solar panel. Kung ano yung maximum power na nakalagay dyan, yun na po yun, regardless of mono or poly ba siya. O, maximum power, 230 volts. O, yan, 29.49 yan. Ganyan po magbasa. Okay, 60. Number and type of cells, 60. Ibig sabihin, 60 cells.
bilangin mo yung kudra-kudrado doon sa solar panel, 60 siya na ganun. Ngayon po, 72 na tayo. Malalaki na, 370 watts to 450 watts. Tapos mayroon na tayong half-cut cell. Hinati pa yung isang cell, naging 144 na. So pag binilang mo yung square-square, ang dami na kasi 72 cells, hinati pa siya. Okay, ito po makikita natin dito. Yung iba kasi, performance tolerance, operating temperature, ito po yung sabi ko kanina. 40 to 90 degrees centigrade. Pwede mo siyang gamitin sa below 40, sa malalamig na lugar, hanggang 90, hanggang sa mainit. So yan po yung kaya niya. Yung iba, detalyado pa yan sa data sheet, mayroon pang temperature coefficient. Kung yung watts na yan ay maaatin mo pag malamig ang panahon. Okay, yan po yung tungkol sa solar panel. At nakalagay pa dyan ang weight, 20 kilogram. So, kinukonsider yan sa structure ng bubong. Halimbawa, maglalagay ka ng 1,000 pirasong solar panel, 20 kilos each, i-consider mo yon. I-consult mo pa sa structural engineer kung kaya ba nung frame ng bahay na dagdagan ng ganun kabigat na structure. Kasi mabigat din ang solar panel. Yung mga 435 watts na yun ay nasa 30 kilos na. Kung may 10 kang panel, that is 300 kilos dinagdag mo sa bubong. Okay, ito po yung mga sinauna. Old school na setup. Ginagamit ito sa mga street light. O kung gusto nyo maggawa ng maliit na system, 12-volt system sa park, gusto nyo lang magkaroon ng ilaw, magkaroon ng charging sa mga gadget, laptop, okay na po yung ganito. PWM. Ibig sabihin po ng PWM, pulse width modulation. So on and off lang yan pag nagkarga siya. Yan yung mga itsura. Mas mura yan. Mura lang siya na setup. Ang MPPT naman ay mas mahal. Mapapansin nyo, mayroon siyang heatsink na malaki. Tapos, capable na siya ng mga high volts. Kasi yung kanina, mga low volts lang yan. Kung 24 volts ka, dalawang panel din isisi. Ano, kasi yung mga ganitong controller, ang kaya niyang tanggapin na voltahe ay mababa lang rin, nasa 30 volts. So minsan, parallel mo yan sila lahat. Hindi katulad ng mga MPPT ngayon na 100 volts pataas, 150 volts, mayroon pang 500 volts, puro series-series ka na lang. So mas efficient siya kasi kaya niyang i-convert yung excess mo na volts to ampere. So mas efficient yung technology ng MPPT. Ito naman po yung mga battery natin. Deep cycle battery is the recommended type of battery for solar setup. Deep cycle po ito, hindi po ito katulad nung sa starter battery o pang-car. Yung pang-car kasi high voltage yun. High burst ang tawag natin, high burst, high ampere. Short burst lang kaya niya. So, pagka nakastart na kasi yung sasakyan ng yung starter ng sasakyan, pag nakastart na, hindi na siya kukuha ng kuryente doon. Yung alternator na mag-provide ng kuryente sa sasakyan. Kaya tinawag siyang high burst or starter battery. Hindi mo pwedeng lagyan ng load continuously kasi madali siyang masira. So pag may solar setup ka, tapos gamitan mo ng car battery, mas maigsi ang buhay. Kasi hindi siya design na i-discharge mo siya ng matagal. Kasi ang purpose lang niya, high ampere, pag nakastart na yung sasakyan, okay na siya. So kaya nga mas mura yung car battery kaysa sa solar deep cycle battery. Okay, dalawang klase, flooded. Ito yung dinadagdagan natin ng tubig. Nababawasan. VRLM, valve regulated, AGM, tsaka gel type. Ang pinakamaganda dyan, siyempre, gel type. Mas mahal siya ng konti kaysa AGM. Yung AGM, yung mga NPP, maintenance free na rin yan. Hindi mo kailangan ng dagdagan ng tubig. Pero mas makunat, mas matibay pa, mas matagal ang buhay ng gel type. Kaya nga mas mahal din. Ito, mga flooded. Flooded kasi baha, bumabaha. Umaawas pa minsan yung tubig niyan pag taas ang kuryenteng dumadaloy, high charging. Ang advantage niyan, pwede mong dagdagan ng tubig. Yung VRLA kanina, hindi mo pwedeng dagdagan kasi may gel yun sa ibabaw eh. May parang alkitran.
Ito po yung mga valve regulator. Silyado yan siya. Kahit tuklapin mo yung takip, wala kang makikitang tubig. Kasi may valvula yan sa loob. May valve na siya na mag-o-open yun pag too much pressure na para sumingaw yung gas. Pero hanggat kaya ng pressure, hindi siya sisingaw. Ito naman yung ampere hour. Pag nakita nyo sa battery, may nakalagay doon. 200 Ah or ampere hour, 12 volts. Ano po ibig sabihin nun? Ampere hour at a discharge rate in hours. Ibig sabihin, ampere hour, parang kilowatt hour din or watt hour. Yung amperahe na kaya mong i-discharge per hour. So, pag meron kang 12 volts na battery, 120 ampere hour, at nakalagay doon C20 o 20 hours, ibig sabihin, 120 per hour ang pwede niyang i-discharge na power. So, pag minultiply natin yan, 112 times, pag dinivide mo po yan para makuha mo, kasi yung 120 ampere hour na yan, yan yung rating ng battery mo, at yung C20, yun yung discharge rate. So, dalawa po yan magkaiba. So, ampere times hour equals ampere hour. So, pag ang battery mo is 120 Ah, ibig sabihin, kaya mong mag-discharge ng 120 amperes in 1 hour. Okay? 120 ampere, malaki na yon, di ba? I-multiply mo yun siya sa 12 volts. Ilan yan siya? Multiply ko nga dito. Ang battery po natin, pag hindi rin properly designed, madali rin siyang masira. So, 120 ampere hour times 12 volts. So, mayroon kang 1.44, okay, kilowatt hour na battery. Yun yung total storage capacity mo. I-multiply mo yung 12 volts na ampere hour. Okay, kung 1440 yan siya, 1.44 kilowatt hour ang total capacity, ang recommended discharge rate mo is within 20 hours, so dapat 72 watts lang per hour ang dinidischarge mo. Pag dinischarge mo siya ng mas mabilis kaysa recommended setting niya, ibig sabihin, madaling masira yung battery mo. Pag chinarge mo siya ng mas mabilis rin, madali rin masira ang battery mo. So, yung charge and discharge rate, kinukonsider din yan sa pagdidesign. Hindi lang basta salpak-salpak tayo ng battery. Ah, okay na, may battery ako. Tinalpakan mo ng aircon. Ang recommended discharge rate niya is 72 watts per hour lang. Pinaandaran mo ng aircon. Yung aircon na 1 horsepower is 745 watts. Ubus agad yung laman. So, yung chemical reaction niya sa loob, hindi maganda hanggang sa magkaroon siya ng mga irregularity. Tapos, after 1 month, sabi mo, ang hina na ng battery ko. Hindi umabot ng 2 years. Sabi nila 2 years. Hindi mo nga kasi na-design ng maganda. Hindi mo sinunod yung specification ng manufacturer na in 20 hours, ang discharge rate mo dapat 72 watts lang. So, titignan po natin yan, ha? Yung volts, yung ampere hour, yung C rating, o hour rating niya. Nakalagay yan lagi sa battery. Example, ito. May isang brand dito. Ay, wala tayong ano dito. Ito nakalagay. 12 volts. Tignan niyo po yan. 121500. 12 volts, 150 Ah in 10 hours. So, i-multiply natin yan. 12 volts times 150 amperes equals 1.8 kilowatt hour storage divided by 10. So, ibig sabihin, ang capacity ng battery na ito is 1.8 kilowatt hour at ang discharge and charging rate niya is 180 watts. Per hour lamang ang pwede mong gamitin. Nasundan nyo po ba? Nasundan nyo yung computation? Yan, 12 volts times 150, i-divide mo lang sa 10 hours, yun yung discharge rate na pwede mong gamitin araw-araw para tumagal yung battery mo.
Okay. Pause ko muna dito. May tanong po kayo dyan, how to compute discharge rate ng battery? Sige po, mag-unmute po kayo. Kasi maraming hindi nakakaunawa nito. Mismo ang mga installer na nakakausap ko, sublight, hindi ginagamit yung data sheet ng battery. Salpak lang ang salpak. Wala pong naka-off grid sa inyo. Ano ko ba dito tignan ng ano? Okay. Putulin ko po muna kasi importante ito eh. Nagbayad kayo para dito eh. Tapos hindi nyo maunawaan ang gusto. Okay, ganito po yan. Gagamitin ko po yung isang cellphone ko para ipakita sa inyo. Okay. Dito. Tatanggalin muna natin yung sharing. Babasa niyo po ba yan? Puntahan niyo po yung isang ano ko, yung isang account. Sandali. Doon ko nga i-focus. Saan na yung isang account ko? Tingnan niyo po yung isang account ko, yung isang dense, yung nakatutok sa... Nakatutok sa calculator ko. Nakita niyo po yan, yung dense ortiz. Igali review niyo tapos... Speaker view. Ayaw siyang mag-speaker view kasi hindi siya ang naka. Okay, unmute po ah. Unmute. Unmute ko itong sa akin. Hello, hello. Hello, nakita niyo po yan? Siya na po ba yung nasa ano speaker view? Ayan po, nakita nyo? Okay, ituto ko lang po yung ano. Ituto ko po yung calculator para makita nyo. Excuse me. Okay, halimbawa po ang bibilihin yung battery ay 100 amperes. Nakalagay doon. 100 amperes, 12 volts, 10 hours. So, imumultiply nyo lang po. 100 times 12 volts is 1,200 watt hour. Tapos kung nakalagay doon 10 hour or C10, i-divide nyo lang siya sa 10. So, ibig sabihin, yung binili mong battery, ang discharge rate niya is 120 watts per hour. Okay, nakuha nyo po yon. Okay, dito ko ilagay ha, sa mas malaki. Lakihan natin yung phone. Okay, 100 Ah. 12 volts. C10. Yan po yung tatanungin nyo. Tatanungin nyo sa nagbibinta ng battery. Sir, pahingi ng specs. Pag sabi niya, anong specs pinagsasabi mo? Huwag kayong bumili doon. Walang alam yun. Marunong lang magbenta. Hindi niya alam yung sinasabi niya. So, dapat itong tatlong ito, makita nyo. Pag wala man siya doon sa battery, hingiin nyo yung data sheet. Pag wala siya may pakitang data sheet, huwag nyong bilhin. Sasakit lang ulo nyo dyan. Okay?
100 Ah yung battery yung binibenta niya. 12 volts, C10. O kung minsan, ang nakalagay dito, hindi C10. Makikita nyo minsan, 10 hour. Pareho lang po yun. Yung discharge rate po yan. So, ito is, ang ibig sabihin nito is, ampere hour. Ito, ang ibig sabihin nito is, voltahe ng battery yung binili mo. Ito ang ibig sabihin nito ay discharge rate. Okay, sir, pabili ako ng battery. Pahinga po ng specs. Ito, yan po, 100 Ah, 12 volts. Sir, ano pong discharge rating yan? O ilang C rating or discharge rate? Pag hindi niya masagot, walang alam po yun sa pagbibinta ng battery. Marunong lang magbinta pero hindi niya alam ang technicality. Dapat itong tatlong ito, makuha niyo yung information. Okay, nakuha na. Sir, ang binibinta kong battery, NPP 100 Ah, 12 volts, C10. Okay, paliitin ko na kasi na-explain ko na sa inyo. Okay, yan yung data na kinuha mo. Paano ko makukuha ang discharge rate? Okay, how to get discharge rate? 100 Ah multiply 2 volts equals ilan po yan? 1,200 watt hour. Okay. Or pareho lang siya ng 1.2 kilowatt hour. Okay, yan na. Nakuha ko na yung kilowatt hour niya. Okay, 100 volts. Check natin sa calculator kung talagang tama. Okay. Mahirap ng 100 volts times 12, 100 Ah times 12 volts equals 1.2 or 1,200. Tama. So yan yung total capacity ng battery mo. Okay? So, i-divide mo yan siya sa C10 rating o hour rating niya, 10 hour equals ang kinalabasan niyan ay 120 watts. Okay, nakuha niyo po paano nakuha yon? 1,200 watt hour divided by 10 hours is 120 watt hour. Ibig sabihin, hindi siya watt hour. Okay? Ang ibig sabihin lang po nito, yung battery yung binili mo na may rating na ganito ay capable na mag-discharge ng 120 watts per hour. Yan ang discharge rate niya, 120 watts per hour. Ibig sabihin, yung battery 100 Ah na binili mo, kaya niyang magpatakbo ng dalawang electric fan kasi 65 plus 65, 130. Okay lang yon, kunting difference lang. Ibig sabihin, pagka pinaandaran mo yan ng tatlo o apat na electric fan, you are abusing the capacity discharge rate of the battery. Huwag kang mag-expect na maabot mo yung pinangakong 500 cycle o 2 to 3 years kasi inabuso mo yung kapasidad ng battery. Sir, paano gagawin ko kung gusto kong kaya niyang magpatakbo ng 1,000 watts o isang aircon? Okay, ang isang aircon ay 1 HP equals 745 watts. Sir, gusto ko kayang yung battery ko kaya niyang hindi ko maaabuso, kaya niyang magpatakbo ng 1 horsepower aircon. Okay, bakit naging GP ka? Yan na yung sinasabi ko kanina na proper designing. So kung kaya niyang 1,200 watts per hour, ilan ang kailangan mong battery para ma-sustain niya yan?
745, i-divide mo sa 120. Basic mathematics lang po yan. Kailangan mo ng at least 6 o 7 battery. Eh, 7 battery, kung 6 pwede sa 24 volts, kung 8 pwede sa 48 volts. So, gamitan mo ng 8 pieces na 100 Ah. Okay? So, kung 48 volt system ka, apat-apat, magigiyan siyang 2 sets ng 400 Ah. Oh, kasi 400 Ah na siya eh. Pero kung 48 volts pala, magiging ano na lang siya, 100 Ah, 48 volts. Di bale, hindi nyo pa siguro masyadong ma-absorb ngayon, pero reviewin nyo lang lagi yung video na isi-send ko sa inyo, itong ating lecture. Makukuha nyo yan later on, proper designing. Okay, kahit na battery lang po yan, huwag nating baliwalain sapagkat napakalaki po ng epekto niyan. Kaya nga may mga professional installer na nanaturingan, pero hindi alam yan, salpak ng battery, mababalitaan mo na lang, wala pang 1 year yung battery nilang nilagay. Kasi nga, abuse and overuse. Okay, napakamasilan po niyang off-grid. Proper designing and computation talaga ang kailangan. Okay, balik po tayo sa aking computer. I-disconnect ko yung video dito.
Okay, sorry. Salita ako ng salita. Naka-unmute pala yung... Thank you, thank you. Bumalik ako sa... Nalito na kasi ako eh. Dalawa kasi yung Zoom ko dito, yung cellphone. Minomonitor ko yung lecture. Okay, thank you. Thank you for getting my attention. Okay. Balikan natin kanina. Okay, yan po yung discharge rate. Yung sabi ko kanina, yung discharge rate, napaka-importante sa pagdi-design. Okay? Yung cycle use na yan, cycle use, yan po yung charging volts na iseset nyo yung battery nyo. 14.4 volts. Okay? Of course, dependent po yan sa... Okay na po yung audio ko? Okay na po ba? Okay, okay. Thank you. Tuloy tayo. Okay, tingnan nyo po sa screen. Yun pong cycle use, yan po yung charging volts na iseset nyo sa MPPT. Kung naseset yung volts, kung plug and play siya, okay na yon. Auto volts detection na yon. Yung standby use, yan yung floating ng battery. So, 25 degrees centigrade, ibig sabihin gagamitin nyo yan. Considering na 25 degrees centigrade yung location ng battery nyo. Yung iba, naka-air. Gustong-gusto ng battery yung malamig. Ayaw niya yung naiinitan ng araw kasi nakaka-apekto sa kanyang performance. At wag nating itatabi sa mga LPG, gas, or anything na pwede siyang magkaroon ng explosion. Ano. Kasi pag nag-short circuit yung battery, may spark yan at pag sa tabi yan ng gasol, pwede tayong magkasunog. So pipiliin natin yung location na malayo siya sa mga gas. Okay. Constant voltage charge. Okay, yan. Cycle use, charging voltage yan. Standby use, float voltage. So dalawa po yan. Minsan hindi nyo makita sa inverter o sa MPPT yung cycle use. Charging volts ang nakalagay. Iset nyo siya 14.4. Minimal tayo lagi pagka mainit ang environment. Okay, ito naman po yung state of charge. 100% ang battery sa 12 volts pag 12.7, 12.8 siya. So huwag kayong magtaka kasi after ng charging, kanina nung may araw pa, umaabot ako ng 15 volts, 14 volts. Bakit ngayong gabi na 12.8 na lang? Floating charge na po ang tawag. Yung 15 volts habang nag-charge, yun ang charging volt or cycle volts na tinatawag. Sa 48, 50.1 o 50.2 kasi hindi naman accurate minsan yung mga battery meter natin sa inverter. So 52, 50.9, 51, 52, okay lang po yan. Plus minus 1 po tayo. Lalo na hindi calibrated minsan. So, ang 50% discharge o pag nakita nyo po yung DOD, 50% depth of discharge, yung lalim ng discharge, ibig sabihin ang battery ay tatagal ng 2 to 3 years kung hanggang 50% pag ng capacity ang ginagamit natin araw-araw. Ano pong purpose nun? Hindi ma-abuse, hindi ma-overuse yung battery. At pangalawa, tumagal man siya ng konti. Kasi kung lagi mong sinisiro discharge, 100% discharge, zero volts lagi kapag gising sa umaga, wala pang 1 year, sira na yan. Okay, ito po yung 3 stages charging na tinatawag. Bulk charge. Ito, makikita nyo po dito, pag sikat ng araw, pataas ng pataas yung voltahe hanggang sa maabot natin yung 14.2 absorption charge. Okay. Hanggang 15 po yan. Depende sa MPPT natin na gamit o PWM. Absorption charge, yan na po yung inaabsorb na ng battery mismo. Yung voltahe, kumukulo po yung loob niyan. Ihipuin natin yung battery pagka medyo warm siya, okay lang yon.
Pero pag nakita nyo sobrang init, kumukulo, ang taas ng temperature ng battery, something wrong po yon. Check natin yung charging voltage natin, baka sobrang taas. Yung mga wire, hawakan natin. Dapat warm, light warm lang siya. Pag sobrang init, maaring undersize yung ating mga wire. Kung kaya nating bumili ng mga thermal scanner, yung parang igaganon mo lang, makikita mo kulang-kula yung part ng wire, yun po mas maganda. Pero kung wala, sariling setup naman yan, hipo-hipo lang. Basta hindi siya umiinit ng napakainit. Yung mga terminal, hawakan natin, dapat hindi rin siya sobrang init. Ang float charge ay ito na po yung malapit ng mag-sunset, makikita nyo pababa na uli yung volts. Normal po yon. At paglubog ng araw, balik siya sa 12.7, 12.8. Full charge na po yon. Malalaman nyo na sira na yung battery kung napakabilis na niyang mag-charge. Ang bilis mapuno, pag dinisconnect mo yung panel, ang bilis rin niyang ma-discharge, something wrong. Hindi niya na kayang mag-hold ng matagal. Either sa sulfated na siya sa loob, so may mga nabibiling disulfator, o may mga MPPT tayo na kaya niyang mag-disulfate through charging high volts. Magka-high volts siya ang init ng battery para matunaw yung mga sulfate. Yung mga sulfate po sa loob, yung parang puti, mga puti-puti na dumidikit sa mga plates na parang mga alipunga. Dapat yun matunaw. Okay? So, dito po tayo sa inverter. Meron po tayong tinatawag na pure sine wave. Sine or sine wave. Modified sine wave, square wave. Saan po dyan ang pinakamaganda? Ang pinakamaganda dyan ay ang sine wave, pure. Maganda yung, yun nga, maganda yung kanyang graph. Perfect. Kasi pag square-square yan, modified, hindi siya pwede sa, ito yung tinatawag natin na maruming linya. Kung ang ginamit mong appliances ay dimotor, katulad ng aircon, iingay siya, may ugong, may humming. Kasi nga marumi yung linya na nakukuha mo. Marumi yung signal ng kuryente. Hindi siya pure sine wave. Yung iba may mga aparato pa talagang ginagamit na makikita mo yung graph. Pero simple lang yan na ano, pag pinapaandar mo yung electric fan mo, medyo maugong. Either sa dalawa ang unang masira, yung electric fan mo o yung inverter mo. Okay. Input voltage is 12 volts, output is 220. Frequency sa Pilipinas po ay 60 hertz tayo. So pag 50 hertz yung inverter nyo, pag ginamit nyo yan sa ilaw, okay lang. Pag sa mga motorized, maaaring maapektuhan yung mga appliances nyo. Ang surge power ng electronic inverter, yung walang transformer, puro MOSFET, is times 2. Yung mga toroidal ay times 3. So mas matibay po yung mga toroidal. Mas mahal-mahal din ang konti. Yan, yung mga toroidal, malaki. Ganito, malaki ang transformer. Pag walang transformer, mga MOSFET, electronic inverter lang po ang tawag natin. Okay, sizing up. Basic po ito, sizing up. Although, elaborate natin uli bukas. Okay. Ito yung appliances mo sa bahay. Mayroon kang ilaw, may electric fan, may TV, may refrigerator, may aircon. What are the power requirements of each appliances? Gusto ko isolar. Okay, ganito lang po yan. Ang pinaka-shortcut po ay kung malakas tayo, lalo na opisina o school, malakas gumamit sa daytime, ang gagawin lang po natin ay 1:1. Okay, dito muna tayo sa shortcut. 1:1, kung 1,000 watts yung bill mo, 1,000 pesos yung electric bill mo, 1,000 watts din yung kailangan mong solar setup. Yun ang pinakamabilis. Cover na po doon yung mga power loss. Sir, yung bill namin sa bahay is 1,000 pesos. Okay, mag 1,000 watts solar on grid ka. Paano sir kung off-grid, gabi lang ako gumagamit? Doon tayo magkakaproblema kasi battery storage, kailangan nating i-compute pa. Okay, dito tayo sa off-grid.
Ang ilaw ko, sir, ay 30 watts, 10 oras kong ginagamit. Yung aking electric fan ay 50 watts, 8 oras kong ginagamit. Yung TV ko ay 70 watts, 4 na oras kong ginagamit. Okay, mag-decide ka ngayon. Kailangan ko ba 12 volts, 24 volts, 48 volts? Anong sabi natin kanina sa introduction? The higher the volts, ano, the efficient the system. High volts is more efficient than low voltage. Bakit? Kasi pag higher volts na, maliliit lang yung wire mo na kailangan, tapos yung mga inverter mo ay hindi masyadong umiinit. Kasi pag 12 volts ka lang, ang 12 volts na malalaking inverter ay nasa may 2,000 watts pa ata na 12 volts. Pero usually pag 2,000 watts, dapat 24 volt system tayo. Mas mahal nga lang siya, pero mas efficient na siya sa setup. Okay? 12 volts kasi nire-recommend natin sa maliitang setup. Ilaw, wifi, ang charge ng mga laptop, cellphone, okay lang yan. Pero kung may mga appliances na tayo sa bahay na dapat paanda rin, 24 to 48 na po tayo. Okay, sample sizing. 30 watts, 10 hours. I-multiply nyo lang po yan. Watts times 10 equals 30 equals 300 watt hour. Okay. Assumption, 5 hours full sunlight. PWM charge controller, 0.7 efficiency. Use 50% discharge of the battery. 12 volts setup. O, yan na po. Number of our usage. Okay, minultiply na natin. 50 watts times 8, 400 watts. 70 watts times 4, 280 watts. 980 watt hour ang kailangan kong iset up. Oh, ito yung energy consumption na hindi pa yan yung watts ng panel na kailangan mo. Kung 12 volts ang gagamitin natin, 980 watts divided by 12 volts, ang laki ng amperahe, di ba? 81.67 ampere hour na battery. Okay? May mga 100. So, kung gusto mong 50% discharge lang yan, doblehin mo yung capacity ng battery na ilalagay mo. 50% discharge, gawin mong doble, 163, eh 150 yung mga kalimitang battery. Ngayon, wala nang 150, halos 200. Gamitan mo na ng 200 Ah na battery. Okay? Nakuha nyo po yun. Pwede nyo po yung i-review sa PowerPoint na ibibigay ko o sa video. Ito, 5 hours assumption, full sunlight. Although hindi natin ginagamit yung 5 hours talaga. Ang ginagamit natin sa off-grid is 4 hours, considering ng mga losses. Ang ginagamit natin sa on-grid is 3.5 hours. Bakit sir 3.5 lang at bakit 4 hours lang? Eh di ba 8 hours yung sikat ng araw, alas 6 hanggang alas 6, 12 hours na yan eh. Ang sagot po dyan, yung sikat ng araw sa alas 8 ng umaga ay hindi kasing lakas ng sikat ng araw sa alas 11 hanggang alas 2 ng hapon. So yung 100 watt solar panel mo sa 7 o'clock, maaring 20 watts lang yung nakakapture niya. Pero sa alas 10 ng tanghali, maaring 70 to 80 watts na siya. So pag inad mo yan, 20 watts sa alas 7, 30 watts sa alas 8, 40 watts sa alas 9, pag kinumpyot mo lahat yan hanggang lumubog ang araw, magiging equivalent lang siya ng i-times 4 mo. 100 watts times 4, 400 watt hour. Yan lang yung average harvest mo. So ganun lang siya. Pwede tayong mag 5 hours pero hindi siya masyadong accurate. For DIYer, pwede po yan kasi tapusin ka man ng konti, okay lang. Set up mo naman yan. Pero pag solar contractor ka, solar installer, doon ka sa pinaka conservative. 3.5 to 4 para sigurado kang kaya ng battery niya kasi mapapahiya ka. Sabi mo, kaya yung sa akin, bakit hindi naman kinaya? 980 watts divided by 5 hour or 4 hour or 3.5 conservative kayo. Ito, for the sake lang ng explanation, 5 hours yung ginamit natin,
196 watts solar panel yung kailangan mo. 196 watts kanina ay 163 Ah. Wala naman 163, maliban lang gamitan mo ng tatlong 50 Ah, pwede. Okay? Pero pag marami na kasing battery, mas complicated yung setup, mas maganda yung isahang malaki. Okay, ang disadvantage lang ng isahang malaki, pag nasira yung battery mo, sira na lahat. Unless sa tatlong 50, gagana pa siya. So 163 Ah battery, ang lumabas sa ating computation ay 196 watts na panel, wala namang 196 watts na panel, 200 watts na panel. O, turuan natin ang shortcut. Ang shortcut po ay kung ilang watts yung panel nyo, 2:1. 200 watts yung panel mo, 100 Ah dapat yung battery mo. Mas pinakamabilis mag-setup yun. Sure tayo doon, conservative yun. Pero kung gusto mong talagang sundin itong 5 hours, 200 watts na bat na panel, 163 amperes na battery. Oh. Meron ka pang efficiency factor dyan na isko-consider. Solar panel, 0.7 lang ang average harvest. 196 divided by 0.7, 280 watts. So sabi ko nga sa inyo kanina, dublihin nyo lang yung capacity. Pag kinumpit mo na yung battery, 163 yung lumabas, dublihin mo, yun ang panel mo. 2:1 ang shortcut. 3 times 100, 300 watts na yung panel mo. Sure ka na sa mga systems loss o power loss. Na-cover mo na yun. So yun po yung shortcut ha, 2:1. 200 watts panel, 100 Ah battery. 2,000 watts panel, 1,000 Ah battery. Ganun lang po siya. Shortcut siya. Solar charge controller. 12 volts panel is usually 18 volts. Ang Pmax ng panel mo ay ng iyong controller is makikita mo yan sa kanyang datasheet. So yung datasheet ay ang ating kaibigan. Tingnan natin lagi yung datasheet kung pasok ba yung ating dinidesign. 300 watts divided by 18 volts, 16 amps ang kailangan mong controller. Wala namang 16 amps, may 20 amps. Dublihin mo na para sigurado. Di ba sabi ko nga sa inyo kanina, mas maigi na yung laging may allowance. 16 amps, ilagyan mo ng 20 amps. Gawin mo ng 30 amps, ang diferensya sa presyo niya, mga 500, 400 pesos lang. At least may probation ka pa. May provision ka pa to upgrade. Kung kaya mong gawing 60 amp, maybe 60 amp na lang bilhin mo. Okay, ang required solar controller mo dito is 20 amps, 12 volts, maghanap ka na ng mga 50 or 60 amps. Para kung gusto mong magdagdag later, okay siya. Power inverter requirements, 150 watts yung kailangan mo, i-times to mo siya uli. O, 300 watts yung, sabi natin, mas maganda laging may allowance. Huwag niyong sagarin. So, i-multiply mo lang lahat ng appliances mo, yun yung total niya, yun yung kailangan mong inverter, i-times to mo. Halimbawa, mayroon kang electric fan, 65 watts, TV, 100 watts, aircon, 745 watts, i-plus mo lahat yan. Pag ang kinalabasan niya, 1,000 watts, kumuha ka ng inverter na 2,000 watts pa taas. Sure po tayo doon. Huwag natin isakto-sakto lang kasi kunti lang diferensya. Yung 1,000 watts na inverter versus 2,000 watts, 1,000 lang minsan ang diferensya. Oh, maximum battery current consumption, 12.5 amperes. Inverter specs mo, 300 watts divided by 12 volts. So, ganun lang po siya. I-summarize lang po natin ha. Maring nalilito kayo dyan sa computation. Pag sinummarize lang po natin yan, kunin nyo po yung total wattage ng appliances. Mag-example tayo, isang 100 watts TV plus ref na 100 watts. 200 watts sir yung kailangan kong isolar. So 200 watts. Ibig sabihin, ang inverter na kailangan ko is times 2, 400 watts. Wala namang 400 watts. Doon ako sa 1,000 watts na inverter. 200 watts, tatakbo siya ng 8 hours a day. 1,600 watt hour.
So 1,600 watt hour, i-divide po yan siya sa 4 hours sunlight factor. Kailangan ko ng 400 watts na solar panel. 400 watts na solar panel, kailangan ko ng 200 Ah, kalahati nun, battery storage. Nakuha nyo po? Shortcut? So kahit wag na kayong mag-compute-compute ng ganyan kakomplikado, sure na po tayo doon. Okay, di bali magkakaroon tayo ng homework mamaya. Tingnan natin kung nakuha natin yung gusto nating i-drive na phone. Ang wire size natin, mayroon tayong American wire gauge, AWG. Yan. Makikita na po natin yan. Sa actual practice po ng installation, ang ginagamit nating solar cable ay 6 mm square. 6 mm to sa off-grid. Solar panel to MPPT. 6 mm to 6 mm square na size ng solar cable. Pag on-grid naman is 4 mm square. Tandaan nyo lang po yan. Dalawa lang yan available sa market. 4 mm2 at saka 6 mm2 na solar cable. Pag off-grid, go for 6 mm2. Pag on-grid, go for 4 mm2. Maximum length, 30 meters from roof to your inverter. Pag sumubra tayo sa 30 meters, gumamit na po tayo ng mas malaking wire. Battery to inverter, ang magandang gamitin is at least 25 mm2, 25 square meter. Kung wala kayong mabiling battery wire na ganun ang size, pumunta lang po kayo sa hardware. Maghanap kayo ng welding cable, yung ginagamit sa welding wire. 25 to 35 mm po yun. Mataba na po yun. Okay, okay na po yun. Okay, yun lang po yung mga tip. Kasi sa actual na ano, although maganda yung theory, maganda yung computation, sa actual practice po is kung ano yung available na materials, doon po yung ginagamit natin. Okay, basic solar setup ito. Pwede nyo na itong pag-aralan na lang sa inyong PowerPoint o PDF file na ibibigay ko. Yan, pwede tayong mag-DIY. Yung mga 12-volt system lang siya pang charge sa mga pag may brownout, may calamity. Solar panel, charge controller, pwede nga gamitan nyo pa ng cigarette lighter. Eh. Pero ngayon, may nabibili na kasi ngayong PWM controller na mayroong USB slot. Meron na rin nabibiling inverter na mayroong USB slot. O kung may inverter kayo, 220 volts, may saksakan naman kayo ng charger ng phone, okay na po yun siya. Okay, ang summary po natin, ito po, introduction pa lang po itong ating ginawa ngayong umaga. Wala pa po tayo sa pinaka-main ng mga actual practice sa solar installation. It save electricity. It can back up your emergency power. O pwede mong gamitin sa both. That this is a clean energy or green energy. Okay. Meron tayong mga exercises na ibibigay mamaya sa inyo. Yan, yan po yung basic na setup ng isang off-grid. Makikita nyo sa inyong solar charge controller, may drawing yan lagi na solar panel, battery, tsaka load. Ang load na ito po is direct load lang siya sa mga 12-volt system. So pag wala kayong 12 volts na ilaw o mga electric fan, don't mind that. Huwag nyo na itong pansinin yung pinaka-last two terminals. Dito lang kayo sa dalawa. Hindi kayo maliligaw kasi nakalagay dyan sa controller lagi ang plus minus. May polarity yan. Okay? From solar panel, itandaan nyo kung saan yung positive, doon nyo i-connect sa positive. Yung negative, i-connect nyo sa negative ng controller. Of course, in between is circuit breaker dito. May circuit breaker tayong ilalagay. Okay? Kasi importante yan na safety feature. May circuit breaker dito between solar panel and controller. May circuit breaker between
controller and battery, may circuit breaker between battery and inverter, may circuit breaker between inverter papunta sa ating appliances. Yan po yung pinaka-basic na setup. Off-grid. Kung on-grid naman, tanggalin nyo na yung controller at battery kasi naka-inbuilt in na yung controller doon. Panel to grid tie inverter na lang po. Okay, dyan po tayo nagtatapos sa ating introduction ng ating solar lecture. Meron pa po tayong dalawang araw, mahaba pa po yung ating didiscuss. Pero yan na po yung pinaka-basic. Pagka na-absorb nyo po yung pinaka-basic, masarap pong pag-aralan later on yung mga advanced na mga lecture natin. Meron po ba kayong tanong? Hindi naintindihan doon masyado o... Masyado ba tayo mabilis o masyado mabagal? Bale, ulit-ulit na pa rin naman natin yan. Okay. Question po muna. Question miss doon sa diniscuss natin. Okay, stop share ko muna to. Okay. May natutunan na ba kayo sa half day pa lang? O wala pa? Sige po, unmute nyo po. Unmute. Paano ba ito? Unmute kayo. Mayroon na. Okay, very good. Okay. Wala pa tayo sa mga best practices. Yan pa lang ay theory. Introductory. Okay? Pinakamaganda mamaya yung actual na nangyayari sa field kasi maganda rin yung nag-aaral tayo ng theory pero sa actual world kasi iba yung nasa libro versus actual na nasa bubong ka na eh. Kailangan maging flexible tayo. Pinaka-importante dyan ay safe yung ating ginagawa. O unang-una, huwag natin kalimutan pag aakyat na tayo sa bubong. Ang unang S na i-consider natin is safety. Safety muna ng installer. Okay, bago kayo umakyat, tanungin niyo muna 'yung sarili mo. Is it safe na umakyat ako ng bubong? Masama ang pakiramdam ko. I-cancel ko na lang muna. Kasi isang pagkakamali, buhay po 'yung katumbas eh. Gusto nating makatipid sa kuryente. Nahulog ka sa bubong, na-disable ka. Wala kang natipid kasi mauubos sa hospital 'yung ano mo. Pangalawa, meron ka bang harness? Itali mo yung sarili mo kasi in case na mahulog ka, mayroon kang sasalo sa'yo, nakalambitin ka. Okay, huwag tayo pong akit sa bubong na hindi safe. Ilang beses na pong nangyari sa amin, nahulog yung aming installer, nakaharness, bitin lang po yan. Kasi slide fall po yung risk natin. Hindi po tayo katulad sa mga construction ng building na direct fall pababa. Sa atin po, pa-slide palagi. I-slide tayo. So, dapat yung harness natin ay well measured na hanggang doon lang tayo sa lumampas man tayo. Pinakamaganda nga, hindi na tayo lalampas sa bubong kung mas slide man tayo. Okay. Safety po natin pinaka-importante. Ha? Pangalawa, yung safety ng setup. Okay, maraming pagtatalo-talo sa internet. Dapat bang baklasin o hindi? Hindi po dapat baklasin ang panel pag may bagyo. Kasi well-engineered and well-designed po yan. Sinukat na po na nila yan. Pinag-aralan na nila, tinesting na nila kung gaano kalakas na hangin ang kaya ng solar panel at aluminum mounting. So pag ginawa natin ng tama yung design, kinook natin yung L-foot sa tamang kalalagyan, nilagyan natin ang clamp yung panel sa damang kalalagyan, sa clamping zone, hindi po yan liliparin kahit na 300 kilometers per hour yung hangin na tatama. Eh sir, bakit may mga lumipad? Kasi po yung thrashes ng bubong ay hindi rin safe. Ibig sabihin, mahina yung pinagkapitan kaya lumipad. Kung sure tayo na malakas, matibay yung ating purlins, yung ating thrashes, wala po tayong dapat kabahala. Kasi kung ililipad yan, kasama na po yung bubong. Marami po akong kinumusta ng mga kliyente sa Bicol, buo lahat, intact yung kanilang solar panel. Yung sabing tatamaan ng debris, napaka-slim ng chance na tamaan ng debris. Nasa bubong yan eh.
Yung lumilipad ba na yero, aakit pa sa bubong? Ang lumipad na yero ay pababa, pabulusok. So, mas malaki ang chance na tamaan yung kotse mong nakaparada kaysa yung solar panel sa bubong. Kung tamaan man yung ating solar panel sa bubong, yeah, 1 in 1,000,000 na yun. Talagang yun ang tinatawag na aksidente. Alam niyo po, may mga in-install kami sa Wilcon. Ang lalaki niyan, 273 kilowatt. Yung mga nag-install sa SM, may nabalitaan ba kayong binabaklas? Wala, baklasin mo yan, 1 megawatt yan, yan ang oras ka matatapos. 3 buwan na in-install, tapos baklasin mo ng isang araw, eh, bukas nandiyan na yung bagyo, babaklasin mo pa yan. Hindi na po, kasama na po, computed na po yung hangin na tatama dyan. So, wag na po nating pag-aksaya ng panahon, pinorecast na landfall bukas, akit pa tayo ng bubong. Eh, sabi nga natin, safety natin muna. Yung panel natin na papalitan. Kapag mamadali mo pagbaklas, na disgrasya ka pa dyan. Isipin nyo, ilang oras yan ikabit, tapos magmamadali kang baklasin, di ba? Tatawag ka pa ng kapitbahay mo, hindi marunong. O, dalawa kayong na disgrasya. So, kung mababa lang naman yan, tapos ground mount, gusto nyong baklasin, nasa sa inyo po yun. Pero lahat po ng installation namin, wala po kaming binabaklas. Para maikwento natin sa iba, 50 na yung client namin, wala kaming binaklas. Yung isa lumipad, o isa lang. One out of 50, not bad. Ibig sabihin, something wrong doon sa trashes niya, di ba? Hindi talaga siya liliparin. Okay, mayroon pa bang gustong tanong? So, safety first ha, yung namayang hapon, pupunta tayo sa actual practices na at along the way, pag may question kayo, itanong nyo na mamaya. Kasi the last part naman ay mayroon tayong mga 30 minutes. Mamayang hapon, ang lecture natin is mga 1.5 hours. Tapos, open forum tayo kasi mas maganda yung manggaling sa inyo yung topic na gusto nyo. Although, i-discuss natin kasi ang nakalagay sa ating course outline is on-grid, off-grid, hybrid, tapos yung net metering, tapos yung best practices. Ito pa po, bago ko makalimutan, bago tayo mag-lunch break, huwag po nating kalimutan na ang solar power system is under pa rin tayo ng electrical engineering practice. So, huwag nating sabihin na engineer ka na, hindi ka naman marunong sa solar. Eh. Hindi lang sila familiar. Pero sa computation, sa mga designing ng mga voltage drop, sila pa rin po yung authority. Tayo po ay considered lamang ng mga solar technician. Oh, kami yung actual na umaakyat sa bubong, kami yung actual na nagkakabit. Yung setup, kinukonsulta namin sila. Kasi linya nila yan eh. 4-5 taon silang nag-aral ng kuryente. Eh tayo eh, 3 araw lang, tapos mas magaling ba tayo sa kanila? Eh, hindi. Pero pagka sabihin, pabilisan magkabit ang solar panel sa bubong, hindi namin sila atpasan. Eh araw-araw namin halos ginagawa yan eh, umakyat sa bubong, magkabit. Magkabit ng inverter. Pero pag sabing sa safe design na, sila na yon. So sila yung pinakataas. Sila yung pumipirma ng ating electrical plan. Kung eksakto ba yung wire na ginamit. Although, alam na natin na eksakto yung nilagay namin, pero hindi naman tayo pwedeng mag-apply ng net metering pag wala silang firma. So yun, igalang po natin sila. Kasi marami rin mga REE na napipikon. Kasi wala namang alam sa solar yan. Hindi naman kasi sila nagpo-focus sa solar. Eh, training lang, mga patang, mga mega megawatts, di ba? Tapos tayo, solar lang ng mga 500 volts na mayabang na natin. Hindi ganun. Kaya lang kung mayabang din sila, siyempre, yabangan din natin. Gusto mo, unahan tayo mag-install sa bubong, eh. Kaya mo ba? So, ganun po siya. So, after po ng 3 days, in-encourage ko kayo na mag-set up po kayo ng sarili niyong set up. Sarap po, tingnan. Nakaka-addict, sabi nga nila. Pero, dapat i-consulta nyo muna kay Mrs. Ha? Kasi malibit mag-away. Budget yan eh. Pera ang pinag-uusapan. So, dapat approve ng ating treasurer. Ha? Treasurer kasi eh. CEO tsaka treasurer yung mag-decide. Okay? Meron pa po kayong concern? Babalik po tayo ng ngayon ay 11:30. Siguro mga 1:10 or 1:15. Tutuloy po tayo sa mas detalyadong lecture. Advanced lecture na po tayo mamaya.
Okay, wala na po kayong tanong? Okay, kung wala, okay, sige po. Sir Wilbert, naka-mute po kayo. I-unmute nyo po, unmute nyo. Hello. Yes, hello. Boy. Sir, yung sa battery kanina, yung computation natin, yung gagamitin natin yung sa kanyang specs na 10-hour discharge speed. Paano sir, kung gagamitin natin yung battery for 12 hours, gagamitin natin yung formula din na i-divide natin yung 12 hours sa 1,200 watt hour ng something kanina na 12 volts at 100 ampere hour. So is 1.2 kilowatt hour divided by 12 hours na gagamitin natin. Dito tayo nag-a-adjust sa load. Pwede ba yun, sir? 12 hours natin gagamitin. Pero 100 times 12 equals 1.2 kilowatt hour. Divide mo yun sa 12. So 100 watt per hour ang dapat mong i-discharge, di ba? Yes, sir. Pwede rin natin gagamitin yun, sir. Sa 12 hours. Pero yung load natin, mag-a-adjust tayo. Bababa rin siya. O. Siyempre. Pwede rin. Ngayon, i-display mo yung battery mo kung magiging 200. Gusto mo na, sir, 200 watts yung aandala sa akin per hour. Kasi gawin mo, times 2 mo, di ba? 200 AH ng kailangan mo. Kasi pag naging 4 yung battery mo, 48 volts, kita times 4 mo rin yung discharge rate. Oh. Di ba? Kasi pag 48 volts ka, 4 yan na 100 AH. So, ibig sabihin nun, 120 times 4, pagka naka 48 volts ka, 480 watts per hour din yung kaya mong i-discharge. Pero tama po yung sinabi nyo, pagka 12 hours mong gagamitin, i-adjust mo rin. 100 watts ka lang. I-divide mo sa 12 hours. Sige, yun lang sir. Salamat po sir. Okay, mayroon pa pong tanong? Wala na po? Wala nang tanong? Kung wala na po, magbe-break muna tayo. Balik po tayo ng 1:15 ng hapon. Okay. Gusto nyo pong email ko na po sa inyo yung ano? Yung PowerPoint yung una natin na-discuss? Sige po, i-email ko po sa inyo. Sige po, mag-break muna tayo. I-email ko po yung unang PowerPoint na na-discuss para mayroon po kayong file. At yung lecture po natin ay naka-record din sa Zoom Cloud. Ma-access po natin yan. Ilalagay natin sa YouTube. Okay, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ingat po tayo. Bye-bye po for now.